Okay, mga kaibigan, andito ako ngayon sa aking taniman ng celery. So, kung mapapansin ninyo, dito sa parte na to ay nilinis ko na tong area niya kasi nagkaroon na siya ng fungus. And then, inaatake na siya. Dahil masyado ng crowded dito noong nakaraan. At lalo mga kaibigan, pagka yung ang panahon ay humid, yung ulan, init, asahan yan, ang sunod yan, fungus. Ayan o. Ito guys, itong isa, nagkaroon na siya ng crown rot. So, ayan, pinutol ko na. Pero itong isa, okay pa naman. Pero kung mapapansin nyo, may mga fungus pa din na natira. Ayan o. Ayan. Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa bagay na yan. Itong isa, ganun din o. Stress na din ang sitwasyon niya. Patingnan mo, kung mapapansin mo yung dahon niya, stress na siya. So, ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin yung mga dahon na medyo apektado na. Ayan, mga ninilaw na. Nung mga nakaraan, mga kaibigan, mga ano to, ma-green na green siya. Ayan. Tanggalin na lamang natin ito. Itong mga to, ayan. Ayan o, kung mapapansin nyo, ayan o. Kasi kung bakit nakakaganyan siya. Dahil pagka once na nag-harvest ka, at hindi mo isinaga doon yung pinaka puno ng dahon ng celery, ay ito ang mangyayari sa kanila mga kaibigan. Ayan o, yung may iwan niya, yan yung may iwan niya, yan ang mabubulok na mag-encourage na birahin ng fruit flies, and then sa fruit flies ay kagaya ng sinabi ko guys sa langgam, pag may fruit flies, asahan mo ang sunod niyan, langgam. Yan, magkakaibigan yung mga yan eh. So ito, dapat mga kaibigan, pagka yung mag-harvest kayo, siguraduhin nyo na pati dito sa ilalim yan, tatanggalin ninyo. Dahil pagka iniwan nyo yan, yan na naman ang pagsisimulan. Ayan o. So, tatanggal natin, lilinisin natin ito. And then, sa pamamagitan ng hydrogen peroxide, lilinisin muna natin siya. Spray natin siya ng hydrogen peroxide na may tubig, may kahalo, para mawala yung fungus. And then, gukultivate natin itong lupa para maging masigla uli. Ayan, sandali ah. Okay mga kaibigan, alisin na natin itong parte na to. Ayan o. And doon na siya namahay yung mga langgam, fruit flies. Kaya, dapat pagkatapos nyo mag-harvest at may naiwan pang ganito, tanggalin nyo na to. Ayan. Linisin nyo na ilalim nya. Ayan. O, kita nyo, yung yun dyan, nagsisimula magbulok eh. And then, pagka nabulok, ayun na, tuloy-tuloy na siya. Pamamahayan na siya ng mga kalaban. Ayan o, kita nyo. So, ayan. Ito yung naging sanhi. At kung hindi nyo matatanggal yan, ay diyan na magkakaroon ng problema na root crown, kasi itong crown niya na to bubulukin niya na. Sayang hindi niyo nakita yung dito. Hindi niyo nakita ito kanina. Bulok na siya ayun oh. Pero 'yan ang mangyayari mga kaibigan pag hindi niyo nilinis yung ilalim ng pinag-harvestan ninyo ng celery. So ito, linisin na natin ito. Ayan. Para ma-condition ulit yung katawan niya. Ito. Kaya ang pag-aalaga kaibigan ng mga gulay, dapat talaga ay sa titingnan niyo rin yung condition nila. Hindi yung basta lang kayo nagtatanim. Aalamin ninyo kung ano ba ang nangyayari sa paligid niya, sa ilalim niya, no? So para din tayo may alaga ng mga
aso o pusa, aalamin din natin kung anong kalusugan nila. At once na naalagaan naman natin sila, ay bibigyan naman tayo ng magandang bunga. So, ayun guys, para din sa tao yan, kung pahalagahan mo ang tao ng maayos, is susukliin ka rin niya ng masigit pa sa pagpapahalaga mo sa kanya. Ayun. Ayan, ito pa, oh, kita nyo. So, itong kabila, ganun din, no? Oh. Ayan, tingnan nyo ito. So, linisin din natin ito. At sa mga susunod na araw, makikita nyo ulit na yayabong na ulit siya. At mamamatay na itong mga fungus na to. Papakita ko rin sa inyo yung pag-spray ng hydrogen peroxide na may kahalong tubig. Masana mga kaibigan, sa tulong uli nitong hydrogen peroxide ay i-spray natin doon sa fungus ng ating celery para mamatay na rin yung mga bad bacteria na nagbibigay ng fungus. So ito guys, kulang isang litro itong sprayer ko nito. And then ini-estimate ko na lang to na sa isang ganito mga 4 na kutsara ng hydrogen peroxide, wala namang problema yung kaibigan, no? Ayan. Oh. And then lagyan natin yung sprayer. And then spray na natin sa paligid niya. Ayan. Pakita mo. Ito. Kung mapapansin niyo kaibigan, itong mga langga mo, ayan, no? Ayan yung mga langga mo. Ayan, last day nyo na dyan sa aking tanim. Mamatay na rin kayo. Ayan. Ayan lang kaibigan. So, spray nyo lamang na ganyan. Spray nyo lang ng ganyan. Nga pala kaibigan, kung bago ba lang kayo sa aking channel, magkakalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin nyo na rin ang notification icon para sa mga susunod ko pang video ay ma-update kayo. At syempre, i-share na din ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, ang bagay na ito. At nasa gayon ay natutulungan din naman ninyo sila sa pag-share ng aking kaalaman. At ang aking kaalaman na ibabahagi ko sa inyo ay nagiging kaalaman na rin ninyo na pwede nyo na rin ibahagi sa mga kaibigan ninyo. Oh, ayun, oh, kita ninyo. Oh, ayun yung fungus, oh. Basta guys, pag ang panahon humid, asahan nyo yun. Ang sunod yung sakit sa halaman. Ayun, oh. Spray natin siya ng ganun hanggang sa malinis siya. So yung mga sulok-sulok. So yung parang sa, kumbaga, sa paan ng tao, ano? Ibigin siya natin siya ng ganyan. So, ayan. Okay guys, hanggang sa susunod na video ko ulit ay basta tutok lang kayo mga kaibigan sa aking mga ginagawa at check na may mapupulot kayo magandang aral, magandang bagay na naangkop sa inyong pamumuhay, sa araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa muli mga kaibigan, salamat!